Yes, hello, hello mga kamema. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ang gagawin natin ay ating haircut lesson. Ang ating tutorial for the beginners. Ang gagawin natin ngayon guys ay magugupit tayo ng pantay. Alam niyo naman guys, ang mga nanay ngayon halos di na nakakalabas ng bahay dahil pandemic. Tapos yung mga anak nila naghahaba ng buhok. So ngayon ituturo ko sa inyo guys kung paano magupit ng maayos na pantay. Kasi hindi ganun kasimple lang magupit ng pantay. Siguro naman experience yun na kung hindi kayo talaga pihasa. Minsan nagkakaroon ng uka-uka or tumataas ang tumataas. Hindi talaga mapantay-pantay. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang tama, simple, mabilis at talagang maayos nyo ang gupit ng inyong mga anak. At pwede nyo rin itong gamitin sa paggupit ng inyong mga kapitbahay. Pwede pa kayong kumita guys. So ngayon ang ating first session for the beginners ng haircut tutorial, okay? Kaya ihanda na ang mga gunting, suklay, spray, balabal, at any moment ay mag-start na tayo. Okay guys, get ready! Ayan, ngayon mag-start na tayo ng pag-upit. So, start tayo sa gawi dito. Ito dito tayo mag-start sa bibadang dulo. Ayan, guys. Tapos, kung ayaw nyo ng titikwas ang buhok, idukutin nyo lang sa paloob ang suklay. And then, ibaba nyo siya ng dahan-dahan. And then, make sure na straight lang ang gupit nyo. Tapos, pasok ulit ang gunting. Ipitin nyo lang ang buhok na mabuti. Yung pag-ipit guys, huwag masyadong mahigpit ha, kasi ang pwedeng mangyari sa buhok ay tumaas siya. So pag naipit mo siya na masyado at hinatak mo siya na masyado, nai-straight masyado pati anit. So ang tendency niyan, siya ay hindi magiging pantay sa pangalawang layer. So lipat tayo sa pangalawang layer. Yan. So baba lang siya, ipit ng clip. And then, spray lang tayo ng konti dahil nga hindi pwedeng basahin masyado. Dahil pag binasa siya masyado, dahil nga ang buhok niya ay may pagka-natural. So, pagka nabasa siya masyado, magiging straight siya masyado. So, dapat hindi siya masyadong basa, guys. So, ayan. Tapos, pagka pangalawang layer na kayo, make it sure na naka-overlap ng konti yung gugupitan nyo para hindi umangat yung ilalim. Ayan. Minsan kasi, guys, pag nahatak mo masyado itong second layer, kapag ginupitan mo siya ng pantay din doon sa ilalim, aangat siya. So, kaya dapat may natitira siyang konting, how to call this, konting awang. Yan, yung excess. Meron siya mga at least talagang centimeters na konting excess. Yan, kung mapapansin nyo, pantay na siya kung titinan mo siya sa ibaba. So, lipat lang tayo ng lipat. Ganun lang guys. Ang blocking lang natin ang pinaka-importante. So, kung magbablocking tayo, make it sure na manipis lang kung ang buhok ay makapal. Pero kung ang buhok naman ay manipis, pwede naman natin siyang i-blocking ng makapal. So, yan. Ganyan lang, guys. Ayan, ganun lang. Paulit-ulit lang. Straight lang. Pababa. Ipit ng daliri. Dalawang daliri. Ngayon, guys, kung nahihirapan kayo mag-adjust sa pag-ipit ng daliri, meron pa isang paraan. Ito, tuturo ko ulit sa inyo kung paano siya kahit na walang ipit ng daliri. Kasi nung nag-uumpisa ako, ang hirap mag-ipit ng daliri ng buhok dahil laging dumudulas yung buhok. So, ituturo ko sa inyo yung walang ipit-ipit ng daliri pero magagawa nyo pa rin na magiging pantay ang buhok. Ito guys, ganito. Yan. Section lang ulit. Make sure na yung line dito ay medyo straight pa rin. Pero siyempre kapag magaling na kayo magupit, kahit na hindi na yan pantay-pantay diyan, magagawa niyo na rin siyang pantay kasi adjusted na kayo sa inyong ginagawa at alam niyo na kung ano yung maganda at talagang kaya niyo nang i-adjust lahat. So ito guys, yung walang ipit-ipit ang daliri, suklayin niyo lang siya pababa. So from their line, kung makikita niyo yung underline ng una niyong ginupitan, sundan niyo lang 'yon. Yan. Yung suklay ang mag-iipit ng buhok. Yan guys. Yan yung isang technique kung ayaw mo siyang ipitin. Yan. So, dalawa ang pwede nyong gawitin. Isang clip by the comb and clip by your finger. Yan, guys. So, nakaano na tayo. Pwede na. Itong buhok niya, guys, hindi talaga siya makapal. Mukha lang siya makapal dahil nga meron siyang
ano, meron siyang parang prissy type of texture yung hair niya, medyo may pagka prissy type. So yan, kaya nagmumukha siyang makapal, at dahil nga itim na itim din, so kala mo talaga siya makapal dahil nga dark na dark siya. So babalik naman tayo guys sa pag-iipit, iniipit. Huwag niyong iipitin masyado, huwag niyong hahatakin gano'n na madiin, kasi una-una, ang buhok niya nga ay may kulot. So pagka inatak niyo mabuti, aangat yung nasa ibabaw. So dapat kung ano lang yung ano, kung ano lang yung pagkakahatak niyo ng soap, ganun lang, tapos may excess ng konti para hindi aangat yung ilalim, yung ibabaw ang nakatakip dun sa pinaka ilalim na portion. Ayan guys. So malapit na tayo matapos sa back. So malapit na tayo matapos, last na lang siya. Or pwede pa siyang iisa isa pa. Huwag niyong mamadaliin kat ang paggugupit ng blacking. Huwag niyong kakapalan ng blacking guys, kasi kapag kinapalan niyo ang blacking, pwedeng hindi magpantay-pantay ang labas nito. Dahil minsan yung layer ng ating anit ay iba kapag kahinahatak ng sobra pag makapal. Hindi siya nagiging maganda ang resulta. So ito ay pwede rin sa mga talagang nagugupit na sa parlor. Ito ang minsan kasi meron ding mga iba-ibang technique na nagugupit sa parlor ng straight. Yung iba basang-basa, kahit hindi naman kailangan basang-basa. So ako guys, hindi ako nagbabasang-basa masyado ng buhok, kasi una-una ang tao lumalabas ng bahay ng tuyo ang buhok, hindi sila lumalabas ng basa. So dapat ipakita nyo na kapag katuyo ang buhok, yun pa rin ang normal na kanilang buhok. Ayan. So tapos na tayo sa likod. So lilipat na tayo dito sa another side. Ayan. So guys, ganun lang, dahil meron tayong overlap dito ng section. Kuhanin na natin yung mula doon sa ilalim. Ayan. Tapos susuklayin natin. Siyempre, So ingat lang tayo sa pagsusuklay sa tainga guys, kasi minsan ang mga customer sensitive ang ano, ayaw nila na natatamaan ang suklay yung tenga nila. At the same time, mas maganda na magaan ang kamay nyo. So, from this guys, sa likod, hatakin lang natin itong suklay. Ayan, nakikita mo dito. Ayun yung ano, pinagtanggalan natin. So, sundan nyo lang yon. So, hanggat maaari, papunta rito ang linya. Kasi pagka pinataas yung ganun, magiging round ang effect nun, hindi siya straight. So, ayan guys. Do, dapat ganun na. Huwag nyo siyang gugupitin ng pabilog. Dapat pababa dito halos. Yan, pababa ng pababa. Ngayon, dito sa lagawi dito, hindi naman siya babang-baba. Basta kailangan lang siya na sundan nyo lang yung linya ng una nyong ginapitan. Yan guys. At yan ay siguradong magiging straight na yung effect ng buhok. Ngayon, kapag ang buhok ay straight na straight, doon walang problema. Pwede nyo siyang basain. Pwede nyo siyang gupitan ng tuyo. Pag straight na straight ang buhok. Pero itong buhok niya nga ay medyo prissy. So, kailangan natin siyang konting basa. Pero hindi pwedeng basang-basa, guys. Kailangan, ano siya, medyo parang tuyo pa rin siya. Nabasa lang siya ng konti. So, ganun uli. Ibaba nyo lang doon. Sundan nyo yung line. Ayun. Ayun yung line. So, sundan mo lang ulit doon. Yan. So, kung natatakot kayong magupit dahil hindi pa kayo sanay, make sure na gukuha na nyo lang yung buhok ng manipis para hindi kayo makakasira ng buhok. So, pag manipis ang kuha, manipis lang ang pwedeng tamaan ng gunting na ano na hindi na masisira. Kung meron na masira, hindi mahadong mahalata kung manipis na ang nakuha nyo. Ayan, another layer. So, ganyan lang guys. Sa mga gustong maggupit ng straight na mga anak nila at nagtitipid ng konti sa buhay dahil pandemic, yan. So, kailangan mag-aral kayo maggupit para sa inyong mga anak na mga batang babae o mga nanay-nanay nyo, yan, mga tita-tita nyo. Ayan, hindi lang kayo napapractice guys, kundi talagang makikita nyo sa bandang huli, nagagamit nyo na pala sa paghahanap buhay. Kasi ang paggugupit, kahit sa kayo makarating, siguradong buhay kayo, guys. Kasi kahit saan tayo pumunta, ang gupit ay talagang laging humahaba ang buhok. Kaya ang gupit ay laging meron.
Kaya kayo dyan mga OFW sa Finland, sa Saudi, sa Dubai. Guys, ito na yung pagkakataon para magamit nyo yung talent nyo ngayong pandemic. Kung may mga kapwa kayo Pilipino dyan na pwede nyo gupitan, kahit mura lang ang halaga, pag-practice nyo. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Kung titignan nyo, madali lang, no? Pero pagka kayo na humawak ng paggugupit, minsan, ubos na yung buhok, hindi pa napapantay. Pero pagka talagang desidido ko yung matuto, guys, madali lang talaga. Ayan. Lapit na tayong matapos sa ating session. Ayan, ganun lang guys, hanggang sa matapos siya. Basta kailangan lang natin siyang sundan yung linya ng una natin ginawa. Ayan, sa susunod nating session, ang gugupitan naman natin ay short ladies haircut. Yun guys, yung yun yung mga pwedeng ngayon sa Pilipinas, lalo na sa may mga may mga inaalagaan na ng mga anak. Minsan mas gusto na nilang komportable sila, so ayaw nila ng mahabang buhok. Ayan. Tapos lipat na tayo sa kabila, guys. Ayan, dito na tayo sa kabila. Matatapos na tayo. Mabilis ba? Kung mabilis, ulitin nyo na lang. Karamihan ng buhok ng tao, guys, dito sa gawing kaliwa, ay palaging may problema. Minsan makapal, minsan may mas tikwas. So, may encounter nyo, ganun talaga. Yun, kaya ini-inform ko na kayo kaagad na normal yon sa mga buhok ng tao, lalo na sa mga babae. Talagang itong gawing kaliwa ay laging may problema. Minsan makapal, minsan may tikwas. Yan guys, itaas mo lang dito sa yan. So yung kamay, nakaganyan lang siya. So sundan mo lang doon yung buhok na unang natanggal. So doon lang tayo lagi magbe-base sa ating base sa ilalim, sa likod. Yan guys. Ayun, silip-silipin nyo rin sa harapan kung pumapantay ba yung ulo ng customer o hindi. So pagka ang ulo niya ay bumabaloktot na, yumuyuko na, medyo ituwid nyo kasi ang gupit natin ay straight. Kapag matigas ang ulo ng customer, basain nyo ng konting mukha para magising. So, yun, medyo susunod na siya. Ayan guys, straight lang to ha. So magkano ang straight dito sa Finland? Itong gupit na gato sa Finland ay nagkakahalaga ng 27 euro guys. Sa Pilipinas magkano yon? Ganyan kamahal ang gupit dito guys sa Europe. Ito ang tawag dito ay Latbotasaus sa penis. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Konting-konti na lang. So guys, pag hindi nyo nakuha, panoorin nyo lang uli para makuha nyo siya ng dahan-dahan. So kung ang model nyo ang mas kulot, basta huwag yung babasain. The same procedure lang, huwag nyo lang babasain masyado kapag kulot. At ang hatak, magaan lang para hindi mababatak masyado yung buhok. Kasi pag nabatak siya, yung kulot aangat. So hindi siya magiging pantay. Ayan.
Make sure na ang pagsuklay nyo ay pababa. Kasi pag itinaas nyo yan, magbabago ang degrees niya. So, pwede siyang magkaroon ng layer. So, yung ibaba magiging mas maigsi kasi sa ilalim. So, make it sure guys na ang suklay nyo ay pababa talaga. Ayan. Paggupit ng straight, importante na ang gunting nyo ay matalim. Kasi kapag mapuro lang gunting, mahirap maggupit ng straight. Ayan guys. Lapit na tayong matapos. Ngayon, pag natapos nyo ang paggupit, pwede nyo siyang kuhanin lahat dito. Yung nasa kabila na yon. Atake nyo lahat dito. Konting spray. Yan guys. Tapos, atake nyo yung nandun sa kabila para ma-check nyo kung dito yung level nito guys. Kasi itong buhok niya ay one length. Ang one length ang tawag dito. So, ibig sabihin, ito ay one length straight cut. Kasi lahat ng buhok niya, wala siyang bangs pantay-pantay. Kaya one length hair straight ang gupit niya. Yan guys, alam nyo na, hindi lang siya basta pantay. Ibig sabihin, one length, isa lang ang haba ng buhok niya mula likod, harap, at gilid. Ayan, pagkatapos yung isang side dito, pwede naman dun sa kabila naman side. So, dilipat mo lang yung side na to dito. Dito naman tayo mag-check. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang sobra dito, oh. Nung dinala ko yung buhok niya sa kabila. So, importante yan na chine-check natin yan as a professional na nagugupit siya parlor. Lalo na kung nasa parlor na kayo guys. Yan. Kailangan na chine-check nyo yan. Okay, tapos na natin siyang gupitan guys. Mamaya makikita nyo na ang finish pagkatapos ko siyang i-blower. One, go. Three, good.